Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang next part ng ating story. Nakita ko ang mga larawan ng isang lalaking naka-t-shirt na itim. Matangkad, payat, at medyo maitim ang balat. Nakatayo sa harap ng gate ng apartment nila Jean. Maraming kuha ang lalaki na para bang may hinihintay. Ang mga kasunod na picture ay kasama na si Jean. Magkaharap sila nung lalaki at papasok sa gate ng apartment. Si Kevin yan tsaka si Jean. Nakabalik na kami sa Maynila nung nalaman ko na nagpunta dito si Kevin kahit wala ako. Tapos ayan, silang dalawa ni Jean. Walang ibang tao niyan sa bahay. Sila lang. So anong gagawin nila dito? Naglaro ng video game? Akala ko pinagsamantalan talaga siya ni Kevin noon. But I realize days after na may namamagitan pala talaga sa kanila. So, kaya nga, gumaganti ka lang dahil galit ka kay Jean. Sabi ko. Hindi yan alam ni Jean. Kung galit ako kay Jean, pinakita ko na yan sa kanya. Pero pinili kong maniwala si sinabi niya nung gabing yun na hindi niya alam paano nangyari na katabi niyang bigla si Kevin. Sinubukan kong tanungin si Tita Alice kasi sabi ni Jean nandun siya sa sala habang nagiinuman sila. Pero mas maaga siyang nalasing at nakatulog sa sofa. Tumayo si ate mula sa pagkakaupo sa sofa. Pinili ko si Jean kaysa kay Kevin. Alam ko na pag nalaman niya na alam ko ang kalokohan nila ni Kevin, lalo lang siyang magigilty. Kung kasinungalingan ang igaganti niya sa akin sa pag-aalala ko sa kanya nung gabing yun. Sa pagpili ko sa kanya kaysa sa lalaki yun. Ayos lang. Ayoko lang na lumala pa yung guilt na dala niya. I never wanted her to feel that way. It doesn't make sense. You are doing this for revenge. It does. And you said it. Revenge comes from anger and betrayal. Two emotions I chose not to feel for my sister because I love her so much. Tiningnan ko siya sa mata. Tumayo ako para lumapit sa kanya. Ngunit tumakbang siya paatras. So mali ka sa iniisip kong minahal kita para makapaghiganti. That everything happened between us is just for me to get even. Because pinili kong maniwala. Hanggang ngayon, that Kevin is the devil of this story and not the both of them. I kept those pictures na iniisip ko na babalik si Kevin. Gusto kong isampal sa mukha niya yan. How he cheated on me. How he cheated on me with my sister. Huminto ang mundo ko sa narinig ko. Mali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan si Maxine. There is no revenge here, Byron. Dahil hindi ko hinayaan ang sarili ko na magalit sa kapatid ko. Because I love her so much na mas gugustuhin ko na masaktan ang sarili ko kaysa masaktan siya ng sobra. Muling lumuha ang kanyang mga mata. Yun na ang huling pagkikita namin ni Kevin. Hindi na kami nagkita ulit o nag-usap matapos ang gabing yun. Wala akong ibang naramdaman kung hindi ang pagpatak ng luha ko. Sorry, sabi ko. Are you happy now? Dahil ba dito kaya kailangan mo ng space? Dahil sa akala mo lahat ng nangyari sa atin, gawa-gawa lang para makaganti ako kay Jean. Napayuko ako mula sa pagkakatingin ko sa kanya. Magkaharap kaming dalawa sa loob ng bahay na walang ibang laman kung hindi dalawang kaluluwang pagod sa masalimuot na paglalakbay. Look at me. Mahina ang kanyang boses. Hindi ako sumagot. Hindi ako kumilos. Sa sobrang tahimik ng paligid, dinig ang paggalaw ng orasan. Dinig din ang mabilis na tibok ng puso ko, napuputok na yata sa halo-halong emosyong nararamdaman ko. Mga emosyong pinangunahan ng takot. Takot na baka dahil sa maling pagdududa ko sa kanya, mawala ang lahat sa amin. Look at me! Sumigaw siya dahil para bang wala akong narinig sa una niyang sinabi.
hindi pa rin ako umalis sa pagkakayo ko. Yes, you took my soul to the heavens, but you put me back to hell for thinking na ginamit lang kita para makaganti. I said, look at me. Napilitan na akong tumingin sa kanya. Walang tigil ang pagpatak ng luha sa magkabilang pisngi niya. Ngunit hindi mababaka sa mukha niyang lungkot. Galit. Galit ang emosyong bumabalot sa kanya ngayon. That's right. Look at me. I'm broken. Broken by the man who I thought would fix me. Because yes, I am in desperate need of someone who would make all these things go away. Akala ko ikaw yun. Because with you, I never cared about the world. Because with you, I love myself more than Jean. Naniwala ko na kaya kitang ipaglaban kung itutuloy natin yung relasyon natin. Alam ko sa sarili ko na this time, I would not choose Jean over my love. I was willing to take this ride with you. Kahit pa magmukha kong mga agaw ng boyfriend. Ng sarili kong kapatid. Bumagal ang kanyang pagsasalita. Ngunit ramdam ko pa rin ang talim ng bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. But I made the biggest mistake of falling in love with you. You broke me and you don't deserve to be here. You don't deserve to be in my life. You broke me for not trusting that what I am with you is real. And I wish na sana ka ginawa ko lang to para makaganti kay Jane. Para hindi ako nasasaktan ngayon. Lumakad si Maxine at binuksan ang pinto. Get out. I'm sorry, sabi ko. Lumapit ako sa kanya para yakapin siya. Pero umatras siya. I said, get out, Byron. How did you hear? May kataasan pa ang araw. Ngunit kailangan kong maglakad sa kahabaan ng isang bangketa ang nilataga ng mga lapad na bato. Nasa kaliwa ko ang isang malapad na kalsada kung saan hindi mabilang ang mga sasakyang dumadaan. Sa kanan ko naman ay ang Manila Bay. Ramdam ko ang mainit na singaw ng kalsada at ng makasaysayang anyong tubig na nagkakanlong sa isa sa pinakamagandang sunset sa buong mundo. Ayoko pa sanang lumabas ng bahay. Isang linggo matapos ang usapan namin ni ate. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kahit sa text, hindi nagre-reply. Buti pa si Jean. Inimbitahan niya ako na pumunta sa kanila bukas. May simpleng graduation dinner daw sila ng pamilya niya. At gusto sana niyang makarating ako doon. Hindi ko pa sinagot ang tanong niya kung magkakabalikan kami. Masyado na kasing maraming bagay ang kailangang timbangin dahil masyado ng maraming tao ang apektado. Sa dami ng lugar malapit sa school, dito daw kami magkita. Ewan ko ba? Pero wala naman akong magagawa. Kaya nga heto ako ngayon, nakabilad sa init ng araw, habang papunta sa lugar na uusapan namin. Maraming tao dito sa Baywalk, kahit mainit pa. Mamaya kasi paglubog ng araw, bukas na ang maiingay na bar dito. Dagsana naman ang mga gimikero para uminom, kumain at makinig ng iba't ibang live bands. Nakakita ako ng bakanteng bench sa gilid ng Baywalk. Lambas lang ng kaunti sa kumpol ng mga lalaking naglalaro ng dama at chess. Umupo ako para maghintay. Nakaharap ako sa Manila Bay. Hindi pa man din lumulubog ang araw ay mapapansin na ang kagandahan nito. May mga ilang-ilang barko na nakaangkla sa di kalayuan. May mga yate na umaandar sa iba't ibang direksyon. Maganda ang refleksyon ng langit sa ibabaw ng tubig. Ang sarap pagmasdan ng ganitong tanawin. Nakakalimutan ko ang dami ng problemang gumugulo sa akin. Pero kahit anong tanawin pa ang nasa harap ko, hindi ko malilimutan ang mukha ni ate. Ang sakit isipin na ilang linggo lang ang nakaraan. Nasa kabilang dalampasigan kami ng Manila Bay at nagtatampisaw sa pag-ibig na pilit naming pinigilan.
Hinayaan naming kainin kami ng tunay naming nararamdaman. Nakapako ang tingin ko sa malayo nang maramdaman kong may umupo sa tabi ko. Umusod ako ng kaunti para tumabi siya sa akin. Ngunit hindi ako lumingon sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. Mahaba at nakatali ang kanyang buhok. Mataba ang kanyang katawan na nagpupumilit umalpas sa kanyang hapit na polo. At maluwag ang suot niyang pantalon. Nakachinelas lang siya. Parehong-pareho pa rin kung papaano siya maramit sa klase namin. May katandaan na ng kaunti, kaya hindi masita sa school kahit dapat na nakasapatos ang mga nagtuturo. Siya si Sir Rocky, professor ko sa subject kong advanced programming. Part-time lang siya sa school at nagtatrabaho sa isang kumpanya malapit sa Intramuros. Magaling siyang magturo kahit sobrang istrikto. Mabilis akong natuto sa klase niya. Madalas nga, exempted ako sa exam niya kasi ako ang gumagawa ng mga tanong niya pag sobrang busy siya sa trabaho niya sa labas ng kolehiyo. Katulad ko, mahilig siya sa history. Pero hindi yun ang dahilan kaya kami naging close. First year ako noon at wala pang may alam ng superpowers ko sa logic at programming kaya wala akong mga racket na schoolworks. Para may pandagdag sa allowance, namumulot ako ng plastic bottles tapos binibenta ko doon sa junk shop malapit sa school. Nakasabay ko si Sir minsan kumain sa karinderya. May dala siyang bottled water. Nung tapos na siyang kumain, iniwan niya ang basyo sa mesa na agad kong kinuha. Yun pala, baunan niya yun. At kaya siya tumayo ay para lang kumuha ng pichel at refilanto. Nakwento ko sa kanya yung hirap ng buhay ko kaya ako ginawa yun. Siguro, nakarelate. Kaya napahaba ang kwentuhan namin. Nalaman niyang computer engineering ang course ko, kaya lalong humaba ang kwento. Kaya nung naging estudyante na niya ako at napabilib ko siya sa galing kong mag-program, naging close talaga kami ni Sir. Siya na rin ang tumayong mentor ko, lalo na sa kung papaano imamanage ng tama ang oras ko, sa dami ng schoolworks at gusto kong gawin. Oh, di ba bakasyon na? Graduation na nga bukas, di ba? Anong problema? Tanong ni Sir Rocky. Salamat sa pagpunta, Sir. Dako, ikaw pa. Basta libre ako anytime. Kumusta grades mo ngayong taon? Next year, last year mo na, di ba? Mukhang maayos naman, Sir. Tama. Mag-aral kang mabuti. Ano bang atin? Sandali pa lang kami nakakaupo ay pawisan na si Sir. Ganun daw talaga siya, sabi niya sa amin sa klase. Kaya nga ang tuksuhan sa school, magaling mag-multitask si Sir. Naliligo habang nagtuturo. Kinuwento ko sa kanya ang komplikadong storya namin ni ate at ni Jean. Sinabi ko na napag-isipan ko ng masama si ate. At galit sa akin to. Sinabi ko rin na gusto ni Jean na magkabalikan kami. Siyempre, sinabi ko na litong-lito ako sa kung anong gagawin. Ano bang magandang gawin, Sir? Natawa siya. Tinawag niya ang isang batang napadaan na nagtitinda ng soft drinks. Gusto mo? Inalok niya ako ng inumin. Wag na, Sir. Hindi siya nakinig. Dalawang cola pa rin ang binili niya. Inabot niya ang isa sa akin. Agad niya namang binuksan at nilago kang isa. Hindi ba masyado pang bata para sa mga ganyang problema? How old are you? 20? 21? Tsaka nag-aaral ka pa, di ba? Baka mas okay na yun muna ang unahin mo. Umiling ako tsaka uminom. Baka ang pinakamaganda mong gawin, lumayo ka lang. Sigurado naman ako na makakakita ka pa ng iba. You're young and smart. You'll graduate top of your class. Madali ka lang makakakuha ng trabaho. Once you start working, lalaki ang mundo mo. Mas marami kang makikilala.
Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ko. I think the best thing for you to do is just walk away. Things are too complicated. Baka hindi mo kayanin. You are in the position that no matter what you choose, someone will get hurt. Sa ayaw at gusto mo. Inalis niya ang pagkakapatong ng kamay niya sa balikat ko at kinipkip ang mga to sa kanyang braso. Look, if you choose Jade... Jane, sir? Natawa siya. Oh, Jane. If you choose Jane, you will hurt her sister. If you choose her sister, you will hurt Jane. The best thing to do is just walk away. If I do that, I think I will hurt myself. Sabi ko. Well, that's the price for all this. Karma, kumbaga. You put yourself in a position that you know would end up in a mess. Sa dami ng babae na ipapalit mo sa kanya, yung kapatid pa niya. Sus, Mariosep. So, you think it's better to just close this chapter? Walk away and move on? Tumingin siya sa dako ng Manila Bay. Lumingali nga. Huminga ng malalim na para bang dinadama ang pinaghalong init ng araw at singaw ng dagat. Do you still know your history lessons? Tanong niya. Bakit? Magpapakwis ka ba ngayon? Advanced programming subject mo, sir. Hindi history, ah. Nagkatawanan kami. Maloko ka pa rin bata ka. Mana ako sa'yo, sir, eh. Umiling siya at tumingin muli sa direksyon ng papalubog na araw. Ang ganda dito, ano? Lalo na kung dito nasira nung World War II. Do you know what is the second most devastated city after the Second World War, Byron? Of course, sir. Manila. In fact, Manila ang pinakawasak na city sa buong Asia. And do you know why? Tanong niya. MacArthur? General Douglas MacArthur, to be exact. Alam mo, tingin ko lang nung umalis siyang si MacArthur sa korehidor noong March 11, 1942. Pwede namang hindi na siya bumalik. Ito yung dahilan kaya magkasundo kami ni Sir. Ang dami niyang mga pananaw sa mga bagay-bagay na nag-uugat sa pag-aaral niya ng kasaysayan. Parehas kasi kaming naniniwala na history gives important lessons. Kaso, may publicity na agad siya pagdating niya sa Australia, di ba? Anong sinabi niya pagdating niya doon? I shall return, sabi ko. I shall return. Iniba niya ang boses niya. Halatang nanunuya. Well, he returned October 20, 1944. And you know what was the first thing he did upon landing in Leyte? Nag-broadcast agad siya sa radyo. People of the Philippines, I have returned. Sabi ko naman. See? See how cocky he was. It was all for show. No, sir. Ginawa naman niya yung sinabi niya, di ba? Bumalik siya sa Maynila at pinalaya niyang buong Maynila sa kamay ng mga Hapon. Tumingin siya sa akin at nakangiti. Tama naman. Pero alam mo, noong mga panahon na yon, Japan was about to fall. MacArthur could have just concentrated his force to battle the Japanese in their homeland and not here. Sana lumaban na lang siya dun sa Japan. Siyempre, pag bumagsak yung buong Japan, yung mga Hapon na nandito sa Pilipinas, kusang susuko yun. Pero sir, hindi ko kuha kung paano to nakakonekta sa pinagdadaanan ko eh. Slow ka rin eh, no? Ngumisi siya. Ang sinasabi ko sa'yo, do not return. Tumawa siya ng malakas. Sapat para mapatingin sa amin ang ibang mga taong nakatambay sa Manila Bay at nag-aabang ng sunset. Walk away, Byron. Baka mas malaki ang masira mo pag bumalik ka sa kanila. Hayaan mo na muna yung masaktan ka. Mas madaling pagalingin ang sariling sugat kesa sa sugat ng iba. Lalo pa kung ikaw ang may gawa. Uminom ako ng soda. Tumayo at humarap kay Sir. You are still the best man to call, Sir. Salamat ang marami, Sir, ah. So, are you walking away from the two? Tanong niya. Oh, sir. Tama ka. Mas okay nga na ganito na lang. Sabi mo nga,
marami naman akong makikilala sa susunod. Ngumisi ulit siya na parang nakakaloko. Maubo ka nga ulit? Sumunod naman ako. Look out there. Tinuro niya ako sa direksyon ng dagat. What do you see? Tanong niya. Manila Bay. Sagot ko. Huminga siya ng malalim at ibinaling ang tingin mula sa akin papunta sa dagat. Ramdam ko ang hangin na unti-unting lumalamig dahil sa araw na malapit nang lumubog. I see a fine harbor. The finest, I should say, in the far east. So? Tanong ko. That was why MacArthur needed to liberate Manila from the Japanese. From Yamashita's army? Tanong ko ulit. Iwabuchi. Admiral Sanji Iwabuchi. Wala na si Yamashita noon sa Maynila. Umatras na siya. Umatras na siya pa norte para ipunin ang tropa niya para sa huling laban. Si Iwabuchi ang naiwan dito. Shit. Hindi pa pala tapos ang history lesson ni Sir? You know, Byron, Manila was a very strategic place for the war and the rebuilding that would come after the destruction. Whoever controls Manila would have a big advantage of controlling the Far East or at least logistics. What do you mean? Ano na namang connection nito sa pinagdadaanan ko? Tanong ko. What I am telling you is this. Yeah, pwede nga na hindi lumaban ulit si MacArthur dito sa Maynila para hindi nasira ang lungsod. But Manila was so precious. It was so important. It was a symbol of hope and triumph. Hindi ko pa rin nakukuha ang ibig niyang sabihin. If MacArthur decided not to liberate Manila in 1945, Manila would have been the Paris of Asia. Isipin mo yung mga malakastilang buildings eskolta, yung mga plaza sa Intramuros, yung mga sinehan dyan sa Luneta. Lahat nakatayo pa hanggang ngayon kung hindi pinadapa ng mga bomba. Kaya nga sir, if I walk away from Jean and her ate, there will not be much devastation, di ba? Yun ang sabi mo kanina. Pero dapat mong isipin kung gaano ka-importante yung iiwanan mo. Kaya mo bang mabuhay nang wala siya? Kaya mo bang ipaliwanag sa sarili mo araw-araw na tama ang desisyon mong lumayo? Tumingin ako sa kanya. Inayos niya ang pagkakatali ng kanyang buhok na nililipad ng hangin at lumingon sa akin. Ang tanong dito, Byron, ay hindi kung aalis ka o hindi. Ang tanong dito, sino ang pipiliin mo? Who is your Manila? Who is the one so important? All the rest are worth taking. Who is the one so precious that all pains can be tolerated? That's the question, Byron. And I am afraid I can't give you the answer. Umiling na lamang ako. Who is your Manila, Byron? The one who can give you this. Tinuro niya ang kanyang kamay sa gawin ng dagat. At nakita ako ang kahel na langit na humahalik sa dagat. Ang bilog na araw ay unti-unting kinakain ng abot tanaw. At ang langit ay unti-unting nagiging abo. Oh, ang ganda, di ba? Tama si Sir. Pero alam mo kung ano ang maganda sa pag-aaral ng history? Ano, Sir? You now have the knowledge to know what to do and the power to change the outcome. Hindi ako sumagot. MacArthur could have approached the situation better with lesser devastation of this once great city. And that is what you should do. If you come back to them, which I am sure you will, do not be an agent of destruction. Facilitate reconciliation. I know you will figure something out. Samantala, tuliro ako nung umalis ako sa bahay nila Jean. Ramdam ko noon ang galit ni ate at lahat ng salitang binitawan niya. Nakakalungkot isipin na dito kami matatapos. Mas nakakalungkot na nasaktan ko siya. Sa sobrang gulo ko at sa bilis ng pangyayari, lumabas ako ng bahay nila dala ang envelope at mga picture na pinakita sa akin ni ate. Umaapaw rin sa luha ang mga mata ko.
Swerte lang ako at wala si Rani pagbaba ko. Kung hindi siguradong aas rin ako noon. Nakasakay agad ako ng jeep papunta sa sakay ng bus dahil halos mag-aalas 11 na rin ng gabi. Kaunti na lang ang mga tao. Mabilis din akong nakasakay ng bus. Walang masyadong pasaherong kaagaw sa mga upuan. Nakatanaw ako sa bintana at nililibang ang sarili ko sa mga kasalubong na sasakyan. Ayoko mag-isip. Pagod na ako. Sino ba naman ang hindi mapapagod sa pinagdadaanan ko? Buti na nga lang bakasyon na. Walang masyadong kailangang isipin sa school. Hindi ko napigilan ang sarili kong tingnan ang mga larawan na laman ng envelope. 12 lahat ang mga litrato. 7 ang solo nung lalaki na naghihintay malapit sa gate ng apartment nila Jean. Hindi tanaw ang mismong gate sa picture, pero sigurado akong mga 2 o 3 metro lang ang layo niya sa entrada ng apartment. Yung natitirang 5, picture nilang 2 ni Jean. Parang magkausap sila. Mukhang binuhat pa ni Kevin yung mga dala ni Jean. Tapos dumiretso na papasok sa gate. Hindi ko alam kung bakit hindi na kwento ni Jane na nakita sila ni Kevin bago yung flight nila sa Bohol. Mukhang ang may tinatago. Minasdan ko isa-isa lahat ng larawan. Paulit-ulit dahil wala naman akong magawa sa biyahe. Tinignan ko ang lahat ng detalye. Dahil simula pa lang, may duda na ako kung bakit may kukuha ng picture nila Jane at Kevin. Tinignan kong muli ang mga litrato. Ngunit wala akong nakitang sagot. Pero sigurado ko, may mali sa mga larawang to. Nakaupo ako noon sa ilang upuan sa loob ng platform ng LRT. Mga 4 na araw na ang nakalipas mula nung pinalayas ako ni ate sa bahay nila. 4 na araw na rin akong hindi mapalagay kung ano ba ang dapat kong gawin. Nakabalik na si Jane sa Maynila. Tinawagan niya ako minsan pero hindi ko sinagot. Nag-text na lang siya na kung pwede raw, pumunta ako sa kanila sa araw ng graduation niya dahil may simpleng dinner silang pamilya. Hindi ako sumagot. Hindi ako sigurado kung gusto ko silang makita. Si ate naman, kinukulit ko. Tawag, text, pero hindi ako pinapansin. Napansin ko na papalapit sa akin ang taong hinihintay ko. Pre, ang tagal mo naman. Pasensya na pre, tinanghali ako ng gising 8:15 pa lang naman, 15 minutos lang naman akong na-late. Sabi ni Mark, pakisabi sa mama mo salamat ha. Pulis ang mama ni Mark. Siya yung nagtatrabaho sa station sa kanto ng kalsada sa lugar nila Jean. Isang bagay lang ang naisip ko kung papaano ipapaliwanag ang mga tanong ko sa mga picture na pinakita sa akin ni ate. Kailangan mahanap ko itong si Kevin. Kaya naman nagpatulong ako kay Mark dahil alam kong matutulungan ako ng mama niya. Hindi ko alam paano ginawa ng mama ni Mark, pero halos 1 araw lang ang nakalipas, alam na namin kung saan namin pwedeng makita si Kevin. Sumakay kami ng LRT. Hindi naman siksikan, kaya nakaupo kami ni Mark. Pre, salamat sa pagsama sa akin ha, tsaka sa tulong mo dito. Gago pre, sa laki ba naman ang tulong mo sa akin sa school, di pwedeng hindi kita tulungan. Nga pala, hindi sure yung binigay na info ni mama ha, walang sisihan pag wala tayong napala. Oo naman, basta subukan lang natin. Malay mo, makausap ko tong Kevin na to. Tado ka kasi pre. Magkapatid ba naman yung gusto mo? Tumawa si Mark. Hindi ako umimik. Inilabas ko ang mga pictures na dala ko. Tingnan mo to pre. Anong mali sa mga pictures na yan? Tingnan ni Mark ang mga larawan. Pre naman, ako pa tinanong mo ang slow ko nga sa ganito. Try mo lang kung may mapapansin ka rin. 2 station na ng LRT ang lumampas, pero seryoso lang si Mark sa pagtingin sa mga picture. Pre, pag di mo pa sinabi sa akin, baka lumampas na tayo. Nakangisi lang si Loco. Parasite pa rin.
Asa pa rin sa akin. Pero kasangga ko yung si Mark. Maasahan talaga yan. Medyo slow nga lang. Pero alam naman niya yun. Eto pre, pansinin mo tong unang picture ni Kevin. Tsaka tong pangalawa. O ano? Eh mukhang walang makain eh. Ang payat pre, eh pwede ko nang hipan. Gago, pentasero ka talaga. Kala mo gwapo ka. Eh ano nga? Eh kanina ko pa nga pinipika yung utak ko pre. Maawa ka naman sa brain cells ko. Eh pre, tingnan mo. Yung time stop nung unang picture tsaka nung pangalawa. Magkalayo ng mga 20 minutes. Oh, ano naman? Anong ginawa nung kumuha ng picture? Bakit wala siya ng 20 minutes na yan? Bumaba na kami ni Mark ng LRT. Base sa sinabi sa amin ng mama niya, pedicab driver daw si Kevin sa baba mismo ng isang station ng LRT. Hindi pa man kami nakakababa, ay naglapitan na sa amin ang mga lalaki na nag-alok ng sakay ng pedicab. Iginala ko ang mga mata ko. Hinanap ang taong ipinunta namin dito. Nalampasan ko na ang lahat ng pedicab driver, pero wala ang mukhang hinahanap ko. Mukhang mapupornada pa tong lakad ko. Tumayo kami sa baba ng station para maghintay. Hindi ko alam kung may hinihintay kami o wala. Pumarada ang isang pedicab sa harap namin. Bumaba ang isang babaeng halos kasing edad ko lang. May dalang bata ng mga isang taong gulang. Humalik siya sa pedicab driver. Hindi ko agad naalis ang tingin ko sa kanila. Dahilan para tanungin ako ng driver kung sasakay daw ba ako at bakit ko sila tinitingnan. Napilitan na akong sumakay, hindi dahil natakot ako, kung hindi dahil nakita ko na ang hinahanap ko. Si Kevin, nakasuot ang puting t-shirt at basketball shorts, nakachinelas at alamong batak sa trabaho ang katawan. "San kayo, boss?" tanong niya. "May plaza dyan, kuya, di ba? Yung parang mall?" sabi ni Mark. "Oh, 40 hanggang doon, dalawa na kayo," sabi ni Kevin. Bumaba kami ng pedicab sa tapat ng isang mall. Hindi ko na pwedeng palampasin ang pagkakataon. Inilabas ko na ang picture at pinakita kay Kevin. "Ikaw ba to?" tanong ko. Napangmura siya. "Polis ba kayo?" "Wala po akong alam dyan, sir. Maawa po kayo. Matagal na po yan at hindi po ako ng gulo. May pamilya na rin po ako, sir." Naawa ko sa reaksyon na pinakita ni Kevin. May halong takot at pag-aalala. "Relax ka lang. Hindi ako pulis. May tatanong lang ako. Kain tayo. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusali." Bumulong sa akin si Mark. "Pre, ang yaman mo ah. Manlilibre ka pa." "Sagot mo muna, pre. Bayaran ko na lang." Wika ko. Nakaupo kami sa isang sulok ng fast food. Walang masyadong tao. Maaga pa kasi. Tahimik si Kevin at halatang dito sa mga nangyayari. "Ano po ba yung tungkol sa picture na hawak niyo?" tanong niya. "Yun nga yung pinunta ko dito eh. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa Bohol, Kevin." Bumalik ang takot sa mukha niya na kanina ay napalitan na ng kalma at kapalagayan. "Wala po akong kasalanan, sir. Lasing ako noon, pero alam kong hindi ko magagawa yun." "Alin?" tanong ko. "Yung sinabi nila na may nangyari sa amin ng kapatid ni Maxine." "Sino nga yun?" "Si Jane?" sabat ni Mark. "Oo, yun. Hindi ko naman ginalaw yun eh. Mamatay man ako ngayon." Lumabas ang pawi sa mukha ni Kevin. Halatang nag-aalala. "Relax. Walang mamamatay. Gusto ko lang malaman bakit di ka nakaabot sa flight niyo na dapat nakasama si Maxine. Lunes yun, tama ba?" Hindi kinagalaw ni Kevin ang pagkain niya, pero uminom siya ng kape bago magsalita. "Anong hindi umabot?" "Tinex ako ni Maxine noon. Ang sabi niya, Miyerkules na raw ako pumunta sa airport kasi pinaribok nila yung flight ko para may time silang mag-ina na sila lang." Inilapag niya ang baso ng kape. "Hindi kasi sila okay ng mama niya noon. Kasi naman, sa ganda ni Maxine, akalain mo bang may in-love sa dishwasher na tulad ko?" "Dishwasher ka noon? Saan?" tanong ko. "Sa karinderiya na malapit sa boarding house nila Maxine.
Nag-boarding house siya noon nung siya pa lang sa Maynila. Nung dumating yung kapatid niya, tsaka lang sila nag-apartment. Yung apartment nga nila, di ba? May police station na malapit. Madalas nagdadala ako ng ulam dun. Extra income ba? So, tinext ka ni Maxine. Oh, kahit naman dishwasher ako, nakapag-ipon ako ng pambili ng cellphone. Pero madalas walang load. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kailan ka tinext ni Maxine? Nung umagang yun, mga bago mag-alas 6 ng umaga, nakasakay na nga ako ng jeep noon eh. Tapos umuwi ka na? Tanong ko. Teka nga, ano ba talaga to? Kala ko ba hindi kayo polis? Eh kung magtanong kayo, daig nyo pa imbestigador ha? Tatayo na sana si Kevin pero pinigil siya ni Mark. Eto pa yung pare. Hindi nga kami polis. Kaibigan namin yung si Maxine at saka si Jane. May kailangan lang kaming malaman pero wala ka na roon kung ano man yun. Yung 500. Sa'yo na yan. Sagutin mo lang ang mga tanong ng kaibigan ko. Hindi kami polis. Mga estudyante pa nga lang kami. Parang hindi siya pinansin ni Kevin. Dodoblihin ko pa yan. Basta sagutin mo lahat ng tanong ni Byron. Naupo si Kevin. Natauhan sa malaking halagang pwede niyang makuha. Oh, umuwi na ako noon. Eh bakit kinabukasan na picturean ka sa tapat ng bahay nila Maxine? Eh nag-text sa akin si Maxine nung Martes ng umaga. Sabi niya, puntahan ko raw kapatid niya. Alokin ko raw ng ulam kasi walang kasama sa bahay. Tapos, eh napatagal nga akong maghintay doon sa tapat ng gate nila. Wala pala kasi noon si Jane. Tapos dumating siya, maraming dala galing out of town. Kaya tinulungan ko hanggang papanik sa kanila. Tapos? Anong tapos? Eh di umuwi na ako kasi sabi ni Jane may ulam pa naman siya doon. Lumagok ulit ng kape si Kevin. Tapos lumingon sa labas. Sinilip siguro yung pedicab niya. Oh, ano na nangyari sa buhon ng gabing dumating kayo? Halatang may takot sa mata ni Kevin. Aligaga at hindi mapakali. Uminom kami. Tapos nakarami ako. Nagising ako, nakaakap na lang ako kay Jane. Tapos nagwawala na si Maxine. Sigurado ka? Mamatay man ako. Sabi ni Maxine, hindi na kayo nag-usap mula noon. Bakit hindi ka malang tumawag sa kanya? Hindi naman ako naluloko. Kinausap ako nung tsahe niya nakasabay namin si aeroplano. Binigyan ako ng pera pa uwi. Sinabihan ako na huwag na magpakita sa pamilya nila. Dahil sa ginawa ko kay Jane. Kung hindi, ide-demanda daw nila ako. Sumabat si Mark sa usapan. O pre, di ba yun yung mabait na tsahe ni Jane na kinukwento mo? Yung kamukha ni Miss Amelia sa Princess Sarah? Yung sabi mong mabait na binigyan ka ng 1,000 sa ospital? Oo, yun nga pre. Pero Kevin, bakit hindi mo malang tinawagan o tinext si Maxine kung wala ka talagang kasalanan? Nanakaw yung cellphone ko doon sa sasakyan ng Roro papuntang Pasay. Eh hindi naman kasi ako marunong mag-eroplano, kaya magbabas na lang sana ako. So paano ka nakarating sa terminal ng bus? Eh hating gabi yun, di ba? Tapos bago ka lang sa lugar. Nung pagbaba ako sa lobby ng hotel, may nakasabay akong babae. Umiiyak. Gusto nang bumalik sa Maynila kasi nag-away daw sila ng boyfriend niyang Kano. So anong connection nun? Eh sumabay na raw ako sa kanya kasi itinawag na siya ng taxi ng boyfriend niya papunta sa bus station. Ah, okay. Tapos dun ka na nakawon sa station? Oh, yun ding babaeng yun ang nagnakaw ng cellphone ko. Kunwari nakitext, tapos biglang nawala. Eh hinayaan ko na kesa maiwan ako ng barko. Sumabat ulit si Mark. Eh di ba nag-aaral pa si Maxine noon? Tapos sabi mo, dishwasher ka sa karinderya marapit sa school. O bakit hindi na kayo nagkita doon? Namatay yung tatay ko sa probinsya pagdating na pagdating ko dito. Umuwi ako ng Mindoro. Sobrang tagal kong nawala sa karinderya. Mga 1 buwan. Pagbalik ko, hindi na ako pinapasok ng may-ari. Kaya eto, napadpad ako dito sa lugar ng isang pinsan ko. Pedicab driver. Kaya naniniwala ako na binalas ako dahil sa pamilyang yan eh. Nawala lahat ng gana ko sa buhay. Nasira lahat ng pangarap ko. Kaya kahit kailan, hindi na ako lalapit sa pamilyang yan. Pre, parang may mali. Sabi ko. Hoy, totoo lahat ng sinabi ko ha.
Mahirap lang ako pero hindi ako sinungaling. Naniniwala ako sa iyo, Kevin. Pero parang duda ako rin sa babaeng nakasabay mo. Parang may mali. Namumukhaan mo pa ba yun? Oo naman. Tandang-tanda ako itsura nun. Nilabas ko yung digicam ni ate na nasa bag ko. Hinanap ko yung picture. Nakuha nung araw na umalis kami papuntang korehidora. Ito ba yung babaeng yun? Oo, yan yun. Siguradong sigurado ko. Wika ni Kevin. Abangan po ang last chapter.